Okay, we're back mga kasama. So kung kanina nakita ninyo kung paano kami nasarapan sa pagkain ng sweet corn o yung dilaw na sweet corn, ano? Ngayon, ito pa yung isang very interesting and exciting na kainin. Ito po yung sumisikat ngayon dahil ito po ay merong tinatawag na para sa mga conscious sa kanilang health. Okay? So meron daw po itong anthocyanin na maganda po sa ating kalusugan. So ito po yung tinatawag daw nila na purple sweet. So ito po isang hybrid din po, no? So hindi po ito GMO, kaya po ito ay safe na safe kainin. So ito na naman po ang ating pagiging swerte. So may kaibigan po tayo na nagmula pa po sa Mindanao para po explain sa atin kung ano po ba itong tinatawag nating purple sweet F1. Partner! Yes po. Kilala ka nga at magandang tanghali po sa lahat. Ako nga po pala si Leon Narca, galing po ng Mindanao at nakabase po ngayon sa Negros Island. Okay. So, i-explain po sa atin ni Leo kung ano po itong purple sweet F1. Okay. Okay, uli po, magandang tanghali po sa lahat. Ito pong ating purple... Ayun pala yun. Yes po, ito po, no? Purple sweet, oh, hybrid natin na mais. Ito po yung bago na maganda ngayon sa atin dito. At ayun pa po kulay yan, ah. Yes po. Ano po maganda yan? Ano yes. Po ba yan? Ito po yung ating batik, oh, sa klase na tawag ng iba is batik na mais. Parang local term po yan, yes ano? Po, oh, purple. Matamis po at masustansya. Okay. Ito po ang kanyang features sa ating ito, mais. Ito, meron na po dito. Ayan. Yes po. Yan, purple sweet F1. Paki-explain nga po, sir, yung nakasulat dyan. Okay po, big and large ears. Mag-aabot po siya ng 12 to 14 kernel rows. Ito po yung kernel rows niya. So, ano, makikita, aabot po siya hanggang 14. Ito po yung row. Okay. And then, sweet and tender kernels with antioxidant. Napaganda po. Matamis. Napakatamis po. At saka, malagkit. Malagkit din? Yes po. Aba, swabing-swabi po palang kainin yan. Yes po. Then full tip filling, no, ang sa dulo niya punong-puno yung dulo. Po. Oh. Ito po natin yung dulo. Ito po 'yon, no, punong-puno po ang ating dulo sa ating mais. And then maganda po ang kanyang husk cover, no, abot hanggang hanggang dulo. Kayo po yung magtatanim, nakapasigurado po sa inyong ani na wala po gaanong insidente na. Po, protektado yes po 'yan, ganoon po 'yan. Protektado po siya. Ah, okay. Okay, balot na balot. Balot na balot. Okay, ideal for all year round production. All year round. So buong taon po ito, yes, pwede. Yes, pwede po tayo tatanim buong taon, no? Ito po ba pang tagaraw lang ang mga mais? Pwede po na kasi resistant naman ito dahil po sa ating bagong technology na breed sa ating mais. Kaya pwede tayo magtanim kahit dalawa hanggang tatlong bisis sa isang taon. Hindi po ba GMO yan? Hindi po. Hindi po. Wala po tayo nagabupo ng GMO, ang S2S seed company. So, tama yung sinabi ko yes kanina, po. Safe kainin. Yes po. Ah, okay. Kasi yung iba po sinasabi, pag GMO medyo natatakot po eh. Okay po. Safety po tayo. Wala pa po tayong GMO wala sa S2S seed company. So, okay po tayo okay dyan. Pa po. Ano naman po yung isa po yung sa... And then, ang maturity na po is nasa 65 to 68 days po. Aani na po tayo. Dalawang buwan mahigit. Po, dalawang buwan mahigit. Pagka hulog po ng buto. Pag-ulog po ng buto yan, after sowing so natin. Talagang mabilis po ito, partner. Yes po, makakapira po tayo ng maaga. Dalawang buwan lang yung bilangin natin at walong araw. Yan po, makakaani na tayo. Okay, perang-pera na. Maganda pa talaga ito. Buyer, wala po ba problema sa buyer? Wala po problema sa buyer po. No? Marami po tayong mga retailer, no, na naghahanap ngayon dahil po sa kakaibang klase ng ating mais, sa lasa, ibang-iba po sa karamihan na mais ngayon na lumalabas sa market. Ayun nasa likod po ninyo, yung pala yung ano, yung halaman. Ito po yung halaman niya. Makikita niyo po ang kanyang halaman. Labaka vigorous po, no? Maganda po ang tayo. And then yung kanyang formation ng leaf, napakaganda po. Mukhang berde-berde nga berding-berde po 'yan. Sagana, yes po, po yes yan. Po. So kaya pala parang kayo sir, sagana sa rin po. Salamat po, salamat po sir. Imbitahin nga po natin sila ulit na magtanim po nito. Okay po, lahat po mga kasama nating magsasaka sa buong Pilipinas, no? Inaanyahan ko po kayo na magtanim po ng ating bagong mais ngayon na purple sweet hybrid F1, no? Okay. So, mga kasama, yun po yung ating kaibigan, si Mr. Leon Narca, taga Mindanao. And sabi nga po niya, walang problema sa market, magandang ibenta, at higit sa lahat, masarap kainin. Yan po ang Purple Sweet F1. Salamat po.